Good day mga kapatid, sisters, and brothers in Christ. No? Ang ihatid ko na ngayon nga topic sa inyo ay ang tunay na simbahan. Paano natin ibahagi ito? Malalaman kung ano ang tunay na simbahan, no? Ang Panginoong Hesukristo ay hindi siya nagtatag ng simbahan noong 15th century sa panahon nila Martin Luther, John Calvin, at Zwinglian 1,500 years ago. At hindi rin si Kristo ang may kagagawan ng pagkabahagi-bahagi ng mga siktang nagsisulputan tulad na lang nina Susinians ni Susinus in 1531, Mennonites ni Menno Simons in 1536, Anglicanism ni King Henry VIII 1534, Presbyterian ni John Knox 1560, Congregationalist ni Robert Brown 1582, Baptist ni John Smith in 1608, Methodist ni John and Charles Wesley 1739 at 1744, SDA or Seventh Day Adventist ni William Miller, Joseph Bates 1782 at 1846 hanggang pangunahan ni Ellen G. White 1863. Episcopalian ni Samuel Savory 1784, Mormonism ni Joseph Smith 1822, Charles Tessie Russell ng Jehovah's Witness noong 1872, Evangelical Movement 1733 na pinagmula ng Born Again sa British Isles at North America ni Jonathan Edward, George Edward, at John Wesley, no? Ang Pentecostal na Amerika 1900s, tinatag ni Charles Parham ng Assembly of God 1901, Charismatic Movement ni Dennis Bennett noong 1960, at mga nagsisulputang pastor na sina Pat Robertson, Jimmy Swaggart, 1700 clubs, at etc. Ang pagsulpot ng mga prosperity pastors na naging tanyag ng pagyaman, Joel Austin, T.D. Jakes, at iba pa. Marami pa yan sila mga kapatid. Ang panlilin lang sa mga madaling manlinlang ng Kristiyano ay lumala sa Pilipinas sa pagsulpot nila kapatid na Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo 1914, Kingdom of God ni Apollo Kivaloy 1985 na nag-aangking siya daw ang anak ng Diyos. Ang kanyang kayamanan ay posibleng hindi malayo sa Manalo ng INC. Sumulpot ang pangalan ni Elis Soriano ng ang dating daan o MCGI 1977 na marami ring nalinlang dahil sa maling magaling siya magmemorya ng mga bersikulo sa Biblia. Lumabas ang pangalan nila Ferriols, Almeida, Villanueva, umaman sa pagtatarag ng sarili nilang sikta. Yun no mga kapatid. So, sumunod ang ito ng pinaka-famous. Sumunod ang isang buksingerong si Pacquiao na ginamit ang kanyang kasikatan para lang gawing pastor ang kanyang sarili. Tandaan natin, mga kapatid, malaking hatol ang igagawad sa Diyos sa mga founder ng mga pastor at ministro ng mga iba't ibang siktang nagsisulputan. Bagkus na kaliwanagan ay kalituhan. Bagkus sa pagkakaisa ay pagkawatak-watak ang itinanim nila. Tandaan natin ang mababasa sa Biblia, Marcos 3:25. At kapag maglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambayan ng ito. Tandaan natin dyan sa Galacia 1:8, ang sabi, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang nangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo, ay biyaan siya ng sumpain. Pabayaan siya na siya ay sumpain. Yan mga kapatid. At dyan sa Roma 16,
talata 17 hanggang 18, ito ang ating mga babasa, mga kapatid. Pinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi ay nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasarling hangarin at sa pamamagitan ng kanyang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapapaniwalain. So, yun po mga kapatid, no? Malinaw mo na malinaw sa ating topiko ngayon na nagsilabasan na at marami na talaga sila ngayon sa panahong ito. At ang dami na nilang naakay ng mga mahihinang miyembro ng Roman Catholic Church dahil po sa kababayaan ng simbahan. Although, hindi naman talaga pinuforce ang mga kapatid natin na nasa simbahang Katoliko na dapat manatili sila, hindi sila may free will, hindi pinapakailaman ng simbahan ang free will ng isang tao. Pero kung pag-aralan ninyo kung paano talaga ipaglaban ang ating simbahan, pag-aralan natin ang kasaysayan, ang history ng simbahan at ang Biblia, ang Scriptura, dahil sabi pa ng isang Protestantia dati, si Steve Ray, na kung hindi siya nag-aral sa kasaysayan o history ng simbahan, lalo na sa mga early church fathers, hindi siya babalik sa hindi siya maging Katoliko, kasi siya kapatid, born again since birth, no? Yung mga magulang niya, born again. At ngayon ay yun ang decision niya na yun, once you deep into learn the history, you will become Catholic. The more you dig deeper, if kung seryoso ka lang sa pag... Ang nakakaawa kasi sa mga natin, mga kapatid, Katoliko. Lumilipat sila agad-agad, gawa nga ng kapabayaan ng kanilang sarili, hindi nila inaral muna ang katuruan ng simbahan, doktrina ng simbahan, dogma, mga apologetics, seminars, hindi umatin ng Bible study. Kaya, yun tuloy, yun ang nangyari sa kanila. Nadenggoy. Yun ang tawag na, nadenggoy talaga sila sa mga iba't ibang ministro na yun ang nabanggit sa Roma chapter 16 verse 17 to 18 na dahil sa kanilang matatamis na pangungusap, ang dami nilang nalilinlang na kapatid natin mga Katoliko. Kasi in the Philippines, no? Hindi natin may pagtatanggi na ang 80% Catholic sa Pilipinas. Yun, 80% Roman Catholic members. So, yan mga kapatid, no, sana naliwanagan tayo sa maikli nating video ito. Although, marami pa tayong video na i-upload. So, sana po paki-subscribe sa bago pa po naka-watch ang video nito, nakapasok sa channel ko. Don't forget to click the button below and please like and subscribe. At may mga parapol tayo sa darating na sa susunod pang video. I-mention ko kayo, ilagay nyo lang sa comment section yung mga shoutout, pangalan at anong request nyo sa susunod na video. Title na itatopic natin. So yan po mga kapatid, maraming salamat. God bless us all.